Sabi po ng doktor, varicella daw po siya. Wala naman daw po masyado komplikasyon na nangyari sa kanya. Kanong kinakilala yung bigay kay Lola Belen, ibigay natin sa kanya. Huwag mo naintindihan ang medical bills, ako nang bahala din. Hindi yun, Sir Samuel. Hindi nyo naman kailangan gawin yun. Sinasabi ko nga ba't mag-alo ka na naman ng tulong? Hayaan mo na akong tumulong. Ginagawa ka naman to para kay Lola Belen. Meron bang masama doon? Wala! Oh, yun naman pala wala, Eddie. Hayaan mo na akong tumulong. Juan, ikaw na nga bahala magpasya. Juan, para ito kay Lola Belen. Hayaan mo nang tulungan kita. Kayo na pong bahala, Sir Samuel. Huwag kang lang. Paano niyo po malalaman kung sino yung mga aswang namatakay kay Lola Belen? Huwag kang mag-alala, Rosario. Dahil kapag handa na si Lola Belen, tatanungin namin siya kung namumukha niya yung mga lalaking nagpumilit pumasok dun sa bahay nila. Teka, anak. Ba't mo tinatanong yan? Gusto ko lang po sanang tumulong sa pag-imbestiga kung ano po talaga yung nangyari kay Lola Belen. Inuulit ko, anak. Hindi ka pwedeng tumulong sa amin sa kapatiran. Delikado yun. Tignan mo nangyari kay Lola Belen. Yun ang ayoko mangyari sa'yo, anak. Kaya sana pakinggan mo ko. Huwag ka nang makialam sa gulong ito. Pero tatay, ang gusto ko lang naman po gumaling sa pakikipaglaban. Para sa ganun, wala na ibang taong masasaktan. At sa tingin ko po, makakatulong ako sa labang ito. Sir Samuel, tama ako kayo. Kaya nangyari kay Lola Belen to dahil wala ako sa tabi niya. Sinisisi mo ba ang sarili mo? Siguro iniisip mo, kung nandun ka, hindi nangyari kay Lola Belen. Juan, hindi mo kontrolado yung sitwasyon. Huwag mo sisihin ang sarili mo dun. Hindi niyo ako naiintindihan, Sir Samuel. May ginagawa akong misyon, kaya wala ako sa tabing Lola Belen. Kaya hindi ko siya napagtanggol laban sa mga aswang. Anong misyon, Juan? Mayroon pong ipaliwanag. Isipin nyo na lang po na marami akong taong kailangan iligtas. Kaya ako ginagawa yung misyon na yan. Ito rin ba yung dahilan kung bakit kinailangan mong bitawan ng iyong pangarap? At ngayon naman eh, sinalang-alang-alang mo yung kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Dahil dyan sa misyon na kailangan mong gawin. Juan, ang buhay kailangan may balanse. Kailangan timbangin mo yan ng tama. Hindi naman pwedeng ilagay mo lang lahat sa isang lugar. Siguro naman hindi masama na kahit papano eh, magtira ka ng konti para sa'yo. Walang masama ito naman. Ano naman ang sinabi sa iyo ng Samuel Alejandro na yan? Mukhang may bumabagabag na naman sa isip mo. Sinabi lang po niya, Lo. Dapat paminsan-minsan isipin ko rin kung ano yung makakabuti para sa sarili ko. Huwag ko masyado magpapaniwala sa sinasabi ng taong yan. Pinaiikot lang niya ang utak mo na parang tsubibo